This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Isa lang ang totoo dito, Van, at iyon ay nakipaghiwalay si Marquez kay Matt, at nasasaktan si Matt ngayon dahil sayo, at dahil sa pagiging makasarili mo. Madiin pa rin na saad ni Cass. Bullshit kayong dalawa ni Marquez, magsama kayo mga cheater. Sigaw pa niya bago tumalikod at naglakad na pabalik sa loob. Ako naman nahihirapan na sa paghinga. Pilit ko kasing nilalabanan ang halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Napalingon pa nga ako kina Levi at Jazz na parang hinihintay akong magsalita. Pero hindi ko talaga alam kung paano at saan magsisimula. Cass, teka lang, bakit parang kay Van mo isinisisi ang lahat, eh sa pagkakatanda ko nakipaghiwalay na si Kuya kay Matt noong nasa Mindoro pa lang tayo ha, agad na wika ni Marky, na para bang hindi na nakatiis. Nakita ko na marahang hinawakan ni Yael ang braso nito, na para bang inaawat siya. Dahil naman sa sinabi niya ay natigilan sa paglalakad si Cass at muling napalingon sa amin. So sinasabi mo na alam mo rin, giit ni Cass. Pero hindi mo sinabi sa amin. Saad niya at sarkastiko pang natawa. Kung sa bagay, ano nga bang aasahan ko, eh obvious naman na kukonsintihin mo ang kuya mo, dagdag pa niya. Cass, ano ba, sumusobra ka na, saad naman ni Yael. Sige, magkampihan kayong lahat. Tutal mukhang ako lang naman ang may malasakit kay Matt dito, at sa tropa na meron tayo. Sige, ako na lang ang masama, naiiyak na sigaw ni Cass. Wala namang nagkakampihan dito, Cass, eh, wala ring nagsasabi na ikaw ang masama. Sinusubukan lang naming magpaliwanag, mahinahon na saad ko naman. Cass, hindi ko naman gusto na maging ganito kakomplikado ang lahat, eh, saad ko pa. Pero iyon pa rin ang ginawa niyo ni Marquez, ginawa niyong komplikado ang lahat, sigaw niya. Van, bago ka umuwi dito, ilang beses kitang tinanong kung okay ka na ba? Kasi hindi ko gusto na mangyari ito. At ikaw mismo ang paulit-ulit na nagsasabing okay ka na, kaya nga nagtiwala ako na wala kang gagawin na alam kong makakasira sa tropa. Pagkabalik mo, iyon din ang sinabi mo. Pero ano ito, Van, frustrated na saad pa niya. Siguro nga tama ka, naluluha na saad ko. Nakasalanan ko kung bakit nangyayari ito, na kung hindi ako bumalik, sana walang ibang nasasaktan ngayon. Pero Cass, nung bumalik ako, nakita mo naman na sinubukan kong umiwas, hindi ba? Nakita niyong lahat kung gaano ko sinubukan. Kasi hindi bale nang ako na lang ang tahimik na nasasaktan, basta hindi kayo madamay, dagdag ko pa. Cass, ang tagal na nating magkaibigan, pero hindi kita misisi kung bakit ganito ang reaksyon mo ngayon. Kasi alam ko rin naman na kaibigan mo si Matt. Pero sa tuwing tinatanong mo ako mula pagkabalik ko dito kung okay lang ba ako, sincere ba yun, Cass? O tinatanong mo lang ako para masabi mo sa sarili mo na at least, tinanong mo ako at umaktok ang concern talaga, nang hihina na saad ko, nakita ko kung paano siya natigilan dahil sa sinabi ko. Nung nasa Mindoro tayo, ilang beses kong naramdaman na wala kayong tiwala sa akin. Ilang beses nyo yung pinaramdam sa akin, eh. Pero wala kayong narinig sa akin na kahit na ano. Hindi ako nagreklamo at tahimik ko lang na tinanggap yon. Nung sumunod si Matt doon, pareho nyo akong kinausap at gusto nyo na iwasan ko si Marquez. Ginawa ko naman, eh, kasi alam ko na yun din ang dapat kong gawin. Kahit nang makabalik na tayo dito, iniiwasan ko pa rin siya. At Cass, akala mo ba hindi ko napansin na pati ikaw umiiwas na sa akin? May mga pagkakataon nga na hindi ko na alam kung saan ko na ilulugar ang sarili ko sa tropa, mahabang saad ko, kasabay nun ay ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Sige, aaminin ko na may isang gabi na aksidente kaming nagkita ni Marquez, at doon niya sinabi sa akin na sa Mindoro pa lang, nakipaghiwalay na siya kay Matt. Kasi hindi na daw niya kaya na magsinungaling sa sarili niya na okay at masaya na siya.
Ayaw na din daw niyang maging unfair kay Matt at mas tumagal pa ang meron sila, kasi alam niya na kapag mas tumagal ay mas magiging masakit lang ang lahat. Kahit naman ako nagalit sa sinabi niya eh, kasi alam ko na may mabuting tao siyang nasaktan. Nang gabing iyon, gusto niya na maging kami ulit. At sa maniwala kayo't sa hindi, sinubukan ko namang pigilan, saad ko. Pero wala eh, mahal ko talaga siya. At ang hirap lang ipagkait sa sarili ko at kay Marcus na maging masaya. Siguro nga mali na maging kami ulit, at subukan na maging masaya ulit habang nasasaktan si Matt, at sorry kung mas pinili namin na maging makasarili, umiiyak pa rin na wika ko bago tinignan si Matt. Matt, nung nakipaghiwalay sa'yo si Marcus sa Mindoro, hindi ba gusto na niyang sabihin ang lahat sa tropa? Kaya bakit kailangan mong magsinungaling ngayon? Nanlulumo na tanong ko pa. Nakita ko ang gulat sa reaksyon ng tropa dahil sa sinabi ko. Sorry ulit kung hindi namin sinabi agad sa inyo ang totoo, at sorry din Matt kung nasasaktan ka dahil sa amin. Sorry Cass kung bumalik pa ako dito. Sorry sa lahat. Kung magagalit kayo sa akin, okay lang, tatanggapin ko. Pero hindi ako nagsisisi na piliin si Marcus, at ang bagay na makakapagpasaya sa amin. Makasarili na kung makasarili, pero siguro makasarili talaga ang pagmamahal minsan, saad ko pa bago mapait na napangiti. Nang wala akong narinig na salita mula sa kanila ay nagmamadali akong pumasok sa bahay ni Levi, at dumiretso sa kwarto ko. Patuloy ako sa pagluha habang inaayos ang mga gamit ko, at nang makasigurado na dala ko na ang lahat, ay nagmamadali ulit akong lumabas at bumaba para makaalis na. Teka lang Van, saan ka pupunta? Wala namang nagpapaalis sa'yo dito ah. Huwag naman na nating mas palakihin pa ito, nag-aalala na saad ni Levi nang makita ko. Bahagya pa nga akong napalingon kay Cass na nakaupo lang sa sofa habang nakayuko at tahimik na umiiyak. Sinubukan pang hanapin ng mata ko si Matt pero hindi ko na siya nakita. Huwag kang mag-alala Levi, hindi masama ang loob ko sa kahit na sino sa inyo. Alam ko naman na wala akong karapatan pagkatapos ng mga nagawa ko. Pero parang hindi ata tama na manatili pa ako dito pagkatapos ng mga nangyari, saad ko naman at pilit pang ngumiti. Sana lang dumating ang araw na maintindihan niyo rin ako, at sana dumating yung araw na makasama ko ulit kayo na hindi ko nararamdaman na parang iba ako sa inyo, dagdag ko pa. Nakita ko kung paano umiyak si Marky, na mabilis pang itinago ang mukha niya sa dibdib ni Yael. Ako naman ay dumiretso na palabas, at naglakad hanggang sa gate ng subdivision. Nang nandoon na ako ay agad din naman akong nakasakay ng taxi, at habang nasa biyahe ay tahimik lang ako na umiiyak. Gusto kong tawagan si Marcus, gusto ko siyang makausap kasi alam ko na magagawa niyang mapagan ang loob ko ngayon. Pero hindi ko na ginawa kasi hindi ko gusto na mag-alala siya sa akin. Alam ko naman na busy siya, at may ibang mga importanteng bagay pa siya na kailangang gawin sa Mindoro. Sir, saan po tayo? Tanong ng taxi driver maya-maya pa. Hindi ako agad na nakasagot kasi sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam kung saan ako pupunta ngayon. Agad ko namang tinakpan ang mukha ko gamit ang magkabilang kamay ko, pigil na pigil ang pagiyak ko kasi sobra talaga akong apektado sa nangyari. Mukhang napansin naman yun ng driver, kaya hindi muna siya ulit nagsalita at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Hindi ko alam kung gaano yun katagal, pero maya-maya pa, naglakas loob ako na sabihin sa kanya ang address ni Papa. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakarating din pala kami agad. Mahigit isang oras ako sa taxi, pero parang hindi pa rin nauubos ang luha ko. Sir, sa inyo na lang po ito, wika ng driver bago ako bumaba nang makapagbayad na ako. Napalingon naman ako sa binibigay niya at nakita ko na isang candy iyon. Sabi kasi ng anak ko sir, kapag malungkot daw po ako, kumain lang ako ng matamis. Kung ano man po ang problema niyo, naniniwala po ako na magiging maayos din po ang lahat, nakangiti na saad niya. Tipid naman akong napangiti sa narinig bago tinanggap ang candy. Salamat po Manong, saad ko na lang bago bumaba sa taxi dala ang mga gamit ko. Nang nasa harap na ako ng gate ng bahay ay napatitig lang ako doon.
Nagdadalawang isip ako kung pipindutin ko ba ang doorbell, o aalis na lang ulit. Hindi ko alam, pero ramdam na ramdam kong mag-isa ako at walang kakampi, kahit na alam kong hindi naman iyon totoo. Maya-maya pa, nagulat ako at medyo nasilaw sa ilaw ng sasakyan na huminto sa harap ng bahay. Kinabahan pa nga ako nang makita na bumaba ng sasakyan na iyon si Papa. "Van anak?" Mahina pero hindi makapaniwalang tanong niya. "Papa, sorry po," mahina rin ang boses na wika ko. Mabilis namang lumapit si Papa sa akin tapos ay niyakap niya ako. Dahil sa yakap na iyon ay muli na naman akong napaiyak na parang isang bata. "Sorry po Papa, sorry po," paulit-ulit na bulong ko pa habang yakap niya ako. "Tahan na anak, tahan na. Si Papa dapat ang humihingi ng sorry sa'yo. Patawarin mo si Papa," sagot naman niya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na magkayakap lang ni Papa, at kung gaano rin ako katagal na umiiyak. Pero nang medyo tumahan na ako, ay inaya na niya akong pumasok sa loob. Siya na nga rin ang nagdala ng mga gamit ko. "Masaya akong nandito ka anak," nakangiti na saad niya bago inilapag ang baso ng tubig sa lamisita. "Pagkatapos ng mga nangyari, sobra na akong natakot na muling magpakita sa'yo. Kasi alam ko kung ano ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Pero maniwala ka, buwan-buwan kitang pinupuntahan para kahit na papaano, makita-kita kahit sa malayo lang. Patawarin mo si Papa," naluluha pero nakangiti na saad pa niya. "Ako po ang dapat na humihingi ng sorry sa inyo pa. Sa totoo lang po, matagal ko na po kayong gustong puntahan. Pero hindi ko po alam kung paano kayo haharapin," sagot ko naman. Agad na hinawakan ni Papa ang balikat ko nang sinabi ko yon. "Hindi ako kailanman nagalit sa iyo anak. At ngayon, wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang makabawi sa iyo, at suportahan ka sa lahat," saad naman niya. "Kumusta na nga pala kayo ni Marquez?" Tanong pa niya kaya saglit akong natigilan. Saka ko naalala na pinuntahan nga pala siya ni Marquez noon. "Sa totoo lang po, naghiwalay kami noong nagpunta ako sa Amerika. Pero nagkabalikan din po kami kailan lang," sagot ko. "Nakita ko na mabuti siyang tao, at naramdaman ko na totoo ang nararamdaman niya para sa'yo. Dalhin mo siya dito kung minsan, kumain tayo ng magkakasabay," nakangiti at malumanay na wika ni Papa, kaya marahan akong tumango. Sigurado po na matutuwa yon. Medyo busy lang po kasi siya sa mga negosyo ng pamilya nila sa Mindoro, pero pagkabalik po niya dito sa Manila, dadalhin ko po siya dito, sagot ko naman. "Isama niyo rin ang iba niyo pang mga kaibigan, sina Levi," saad pa ni Papa, kaya natahimik na naman ako. Bigla ko na naman kasing naalala ang mga nangyari kanina. "Umiiyak ka kaninang nakita kita, may problema ba anak?" tanong pa niya sa akin, kaya pilit na lang akong ngumiti. "Wala po pa, namiss ko lang po talaga kayo," sagot ko naman. "Sobra po talaga akong nahihiya sa inyo dahil sa mga nasabi ko noon, at hindi ko po alam kung paano hihingi ng sorry," dagdag ko pa. Mahina naman siyang natawa bago tumayo. Nakita ko na dumiretso siya sa may wine bar, tapos ay kumuha ng isang whiskey at dalawang baso. Nang bumalik siya ay binuksan niya ang whiskey, at nagsalin sa mga baso bago binigay sa akin ang isa. "Kagaya ng sinabi ko, wala kang kasalanan. At iyong nagawa mo noon, normal na reaksyon lang iyon ng taong nasasaktan," sagot ni Papa. "Basta masaya ako na nandito ka anak ko. Namiss ka rin ni Papa," dagdag pa niya bago itinaas ang baso na hawak niya na parang nakikipag-cheers sa akin. Muli naman akong napangiti bago ko siya pinagbigyan, tapos ay sabay kaming uminom. Malungkot man ako sa nangyari sa tropa, kahit na papaano ay medyo masaya pa rin ako na okay na kami ni Papa. Nang gabing iyon ay nag-inuman lang kami ni Papa habang nagkukwentuhan at catch up. Totoo na sobrang saya ko na okay na kami. Nang medyo nahihilo naman ako, ay nagpaalam ako sa kanya na magpapahinga na. Hindi naman siya nagdalawang isip na samahan ako papunta sa kwarto. "Hindi ko pinakialaman ang kwarto mo, pero madalas kong ipalinis ko ito," nakangiti na saad ni Papa pagkabukas ng pinto.
Salamat po pa, sagot ko naman. Sige na anak, magpahinga ka na, saad pa niya bago muling tinapik ang balikat ko at naglakad na papunta sa sarili niyang kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto ay iginala ko ang paningin ko sa paligid, tapos ay tipid pang napangiti kasi ay wala ngang nagbago sa ayos nito. Aminado ako na sobra ko ding na-miss dito, kaya naman sobrang gan talaga sa pakiramdam na sa wakas, nandito na ulit ako. Nagpa siya naman akong maghilamos na muna at magbihis, tapos ay dumiretso na ako sa kama. Hindi naman nagtagal at nakatulog din ako agad. Maaga naman akong nagising sa sumunod na araw, nang tinignan ko ang oras ay 6:00 pa lang iyon ng umaga. Ang una kong ginawa ay kinuha ang cellphone ko na nasa bedside table, saka ko napansin na nakapatay pala yon. Sa totoo lang, hindi ko matandaan na pinatay ko yon. Pero pagkatapos ng mga nangyari, hindi na ako nagtaka. Agad ko rin namang binuksan yon, at napangiti pa ng sunod-sunod na pumasok ang maraming mga chats at text message mula sa tropa. Well, maliban kay Cass. Nagtatanong sila kung nasaan daw ako, kung okay lang daw ba ako, na nag-aalala daw sila sa akin, at kung ano-ano pa. Pero pinakamaraming mensahe sa akin si Marcus, na alam kong alam na rin ang nangyari. Bukod doon, ay sobrang dami din ng missed calls niya. Hindi ko naman gusto na mag-alala sila sa akin, kaya nagpa siya ako na mag-chat din isa-isa sa kanila, at sabihin na okay lang ako. Pagkatapos kong ang isend yon, tipid akong napangiti nang magring agad ang phone ko. Si Marcus ang mabilis pa sa 4:00 na tumatawag. Sinabi ni Marky kagabi sa akin ang nangyari. Kauuwi ko lang halos sa kondo namin ngayon. Nasaan ka, okay ka lang ba? Saan ka natulog, kumain ka ba? Sunod-sunod na tanong niya, kaya mahina akong natawa. Okay lang ako Marcus, nandito ako sa bahay ni Papa. Okay na kami, nakangiti na saad ko. Talaga, masaya ako para sa'yo. Pwede ba akong magpunta dyan, tanong niya. Gusto ka nga rin sanang makausap ni Papa, sagot ko naman. Pero Marcus, kung kauuwi mo lang sa kondo, tiyak ako na hindi ka pa natutulog. Magpahinga ka muna please, dagdag ko pa. Nakatulog ako sa biyahe van, kaya hindi mo kailangang mag-alala sa akin, sagot niya. Papunta na ako dyan, dagdag pa niya. Mahina na lang akong napabuntong hininga kasi ay alam kong hindi naman siya magpapaawat. Mag-iingat ka Marcus, saad ko na lang bago ibinaba na ang tawag. Pagkatapos ay nagpa siya ako na magpahinga muna saglit, at naligo na. Nang makapagbihis na rin ay bumaba na ako, at naabutan ko naman si Papa na nasa hapag na. Nakahanda na nga rin ang almusal doon. Good morning anak, maupo ka na at sabay na tayong kumain, nakangiti na wika niya sa akin. Namiss ko yung magkasabay tayong kumakain sa hapag na ito, dagdag pa niya. Ako rin po pa, sagot ko naman bago umupo. Sir Van, namiss ka rin po namin, emosyonal na saad naman ang isa sa dalawang kasambahay, mahina akong natawa dahil doon. Ang lungkot po kasi na walang kumakain sa hapag na iyan noong wala po kayo, kaya nakakatuwa na makita na makulay at madaming pagkain po ngayon sa mesa, dagdag pa niya. Namiss ko rin po kayo mga ate, nakangiti na sagot ko bago tinignan si Papa. Pa, tumawag po pala si Marcus, pupunta daw po siya dito. Okay lang po ba kung hihintayin ko na siya at sabay na po kaming kakain, tanong ko. Walang problema anak, hintayin na natin siya kung ganun, walang pag-aalinlangan na sagot ni Papa. Salamat po pa, wika ko bago muling tinignan ang dalawang kasambahay. Mga ate, sumabay na rin po kayo sa amin na kumain, saad ko pa. Tama si Van, maupo na kayo dito at kakain na tayo pagkarating ng nobyo niya, nakangiti na segunda naman ni Papa. Agad kong naramdaman ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Alam ko naman na okay lang kay Papa ang ganito, natanggap niya kami ni Marcus, pero hindi ko alam kung bakit nahihiya pa rin ako. Siguro naman darating ang araw na masasani rin ako. Nahihiyaman ay umupo naman ang dalawang kasambahay sa hapag, tapos ay nakisuyo rin ako na tawagin ang driver namin para makasabay din namin siya. Pagkalipas lang ng ilang minuto,
Nakarinig na ako ng busina ng isang sasakyan sa labas, kaya nagmamadali akong tumayo at lumabas para tignan yon. Agad naman akong napangiti nang makita si Marcus na bumaba ng sasakyan. Hindi ko pala nasabi sa iyo ang address, bakit alam mo ang dito, natatawa na tanong ko. Ano bang hindi ko alam tungkol sa iyo? Malambing na sagot naman niya bago ako sinalubong ng yakap at halik sa noo. Hindi ba nagpunta kami ni Levi dito noon? Dagdag pa niya, kaya napatango na lang ako. Sinabi ni Marky sa akin ang nangyari kagabi. Kumusta ka? Nag-aalala na tanong pa niya. Okay lang ako, Marcus, sagot ko naman, bago tipid na ngumiti. Siya naman ay napabuntong hininga at napailing pa. Hindi ako makapaniwala na magagawang sabihin ni Cass ang mga iyon sayo, kung hindi nila tayo kayang tanggapin. Hindi natin kailangan ng kaibigan na kagaya nila, may halong inis na saad niya, dahilan kung bakit bigla akong kinabahan. Marcus, intindihin na lang natin si Cass, nagagalit lang iyon kasi nga nadadamay ang tropa dito. At isa pa, nagsinungaling si Matt kay Cass. Kung may kasalanan man si Cass, iyon ay dahil masyado lang siyang mabait at madaling kunin ang tiwala niya. Bukod doon, wala na. Alam naman natin na hindi mangyayari ito kung hindi rin dahil sa akin, hindi ba? Intindihin na lang din natin si Matt, nasasaktan lang yung tao, mahaba na saad ko. Bakit ba sobrang bait mo, Van, na kahit pa alam mong sobra kang nasasaktan at naapektuhan sa mga nangyayari, pinagtatanggol mo pa rin sila? Siguro nga may kasalanan tayo sa kanila, pero hindi pa rin tama na sabihan kanila ng kung ano-ano. Hindi ba sinabi ko rin na kung magagalit man sila, dapat ay sa akin lang at hindi sa'yo? Naiirita na saad niya. Napanguso na lang ako kasi hindi ko naman siya misisi kung bakit ganito ang reaksyon niya. Natatakot lang talaga ako na baka tuluyan ang masira ang tropa namin dahil dito. Mamaya na natin pag-usapan ito, kanina ka pa hinihintay ni Papa para makakain na tayo ng agahan. Halika na sa loob, pag-iiba ko na lang ng usapan tapos ay hinawakan ko na ang kamay niya, at hinila ko na siya papunta sa loob. Magandang umaga po, Tito. Magandang umaga po sa inyong lahat, nakangiti at magalang na bati naman ni Marcus nang makapasok na kami. Magandang umaga rin, Iho. Maupo na kayo nang makakain na tayo, nakangiti na sagot naman ni Papa, kaya iyon ang ginawa namin. Nagsimula ang usapan ni na Papa at Marcus sa simpleng kumustahan, hanggang sa napunta iyon sa mga negosyo at kung ano-ano pa. Bale ang ending, ako pa itong na out of place sa kanila. Puntahan mo ako dito minsan, Iho, mag-inuman at kwentuhan pa tayo, wika pa ni Papa pagkatapos. Wala pong problema, Tito, papasyalan ko po kayo rito kahit nasa Florida na si Van, sagot ni Marcus, kaya mabilis na napalingon sa akin si Papa. Babalik ka pa sa Florida, anak, may halong lungkot na tanong niya, kaya tipid na lang akong ngumiti. Hindi ko naman po kasi pwedeng basta iwan na lang ang buhay ko doon pa. Nakakahiya po kina Lolo at Lola, maging sa mga tito at tita ko po doon. Pero balak ko naman po na magpaalam ng maayos sa kanila. Siguro magre-render lang po ako ng isang buwan sa trabaho, para makahanap sila ng papalit sa akin. Tapos uuwi na po ako dito, sagot ko, biglang bumalik ang ngiti sa lobby ni Papa dahil sa narinig mula sa akin. Kailan mo balak bumalik doon, tanong pa niya. Baka this week din po pa, sagot ko, tumango naman siya. Gusto mo ba na samahan kita doon, o gusto mo ba ako na ang mag-book ng flight para sa'yo, tanong niya. Hindi po pa, okay lang po ako. Pero salamat po, sagot ko. Ako na lang po ang sasama sa kanya doon, Tito, wika naman ni Marcus, kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Pero Marcus, busy ka rin sa mga negosyo niyo sa Mindoro, giit ko naman. Maiintindihan nila Mama at Papa, lalo na kapag sinabi ko na ikaw ang sasamahan ko. Alam mo naman na gustong gusto ng dalawang yun sa'yo. At isa pa, gusto kong makasigurado na totoo ang sinasabi mo, na isang buwan ka lang mawawala. Hindi ako babalik dito sa Pinas na hindi ka kasama, nakasimangot na saad niya, mahinang natawa si Papa dahil doon. Mabuti pa nga, Iho, kung kailangang etali mo sa'yo para bumalik agad dito, gawin mo, natatawa na sagot pa nito.
Napailing na lang ako at hindi na nakipagtalo pa. Oo nga pala, kailangan ko na ring umalis at may mga kailangan pa kong asikasuhin sa opisina. May iwan ko na muna kayo rito. Kung wala rin kayong plano mamayang gabi, kumain na lang tayong tatlo sa labas, nakangiti na saad pa ni Papa. Sige po Tito, magdi-date lang naman po kami ni Van buong araw, pero tumawag lang po kayo sa kanya kapag tapos na kayo sa trabaho, para mapuntahan po namin kayo agad, sagot ni Marquez. Pagkatapos noon ay nagpahinga lang ng ilang minuto si Papa bago nagpa siya na umalis na. Hinayaan naman na namin ni Marquez ang dalawang kasambahay na magligpit ng mga pinagkainan, kasi ay hinila na niya ako papunta sa ikalawang palapag. Saan ang kwarto mo? Tanong pa niya, natatawa ko na lang siyang iginiya papunta doon. Bakit ba, akala ko ba magdi-date tayo? Tanong ko, ngumisi naman siya bago tumalon sa kama at humiga doon. Hindi ba counted na date kapag dito lang tayo? Sa totoo lang kasi tama ka, hindi pa ako natutulog. Hindi ako nakatulog sa eroplano kaiisip sa'yo. Nag-aalala kasi ako, wika niya. Marahan akong naglakad palapit sa kama tapos ay humiga sa tabi niya, pinaunan pa nga niya ako sa braso niya, na siyang agad kong ginawa. Hindi mo naman kailangang mag-alala sa akin Marquez, gaya ng sinabi ko, okay lang ako, mababa ang boses na wika ko. Hindi mo rin ako masisisi Van, kasi mahal kita, masungit na sagot niya. Hindi ko tuloy alam kung matatawa, kikiligin, o kung ano ang magiging reaksyon ko dahil doon. Pagkagising ko mamaya, pupunta tayo kina Levi, mababa ang boses na saad pa niya, na siyang kinagulat ko. Marquez huwag na muna siguro, hintayin na muna natin na kumalma ang lahat, nag-aalala na saad ko naman. Hindi Van, nakapag-usap na kami ni Levi at napagpasyahan namin na mag-uusap ang buong tropa mamaya. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako eh. Hindi ko hahayaan na sabihan ka panikas ng hindi maganda, sagot niya. Hindi na ulit ako nagsalita pa, at tipid na lang nang umiti. Hindi rin naman agad na nakatulog si Marquez ng umagang iyon, kasi ay mas nauna ang kalandian niya sa akin kahit na wala pa siyang pahinga. Kung hindi ko nga lang siya pinilit, ay baka hindi na talaga siya natulog. Pero sa huli, napasarap at napahaba naman ang pagtulog niya. Nakakatuwa nga kasi ay alas 5 na siya nagising. Sa dami ng taong may insomnia, ikaw lang ata ang nakilala ko na masarap matulog, natatawa na saad ko pagkagising niya. Masarap at maayos ang pagtulog ko kapag katabi kita, sagot naman niya tapos ay ngumisi pa. Pero mas masarap ako, ayaw mo bang tikman, nagbibiro na saad niya, sabay naman kaming humalakhak dahil doon. Puro kakalokohan, maghilamos ka na nga. Giit ko naman tapos ay tumayo na. Hindi ka nakakain ng lunch, hindi na kita inistorbo kasi ang sarap nga ng tulog mo. Igagawa na lang muna kita ng sandwich, tumawag naman na si Papa sa akin at sinabi na malapit na siyang matapos sa trabaho, saad ko pa. Ang sarap naman mag-alaga ng asawa ko, nakangiti na sagot niya bago ako marahang hinila palapit sa kanya, kaya naman muli akong napaupo, pero sa puntong iyon ay sa kandungan na niya. Tapos ay mahigpit pa niya akong niyakap. Siguraduhin mo na masarap ang sandwich ah, nagugutom na kasi ang asawa mo. Kapag hindi masarap iyon, ikaw ang kakainin ko, dagdag pa niya kaya humalakhak na naman ako. Pagkatapos noon ay hinayaan naman na niya ako na bumaba at dumiretso na siya sa banyo. Naging mabilis lang naman ang paggawa ko ng sandwich, nang matapos ay nagpa siya ako na dalhin na rin yun sa kwarto ko, kasi ay hindi pa bumababa si Marquez. Sa tagal na naming magkakilala, alam ko na medyo matagal talaga siya sa banyo, kaya naman hindi na ako nagtaka pa. Pagkapasok ko naman sa kwarto ko, ay agad ko siyang naabutan na halatang nanggaling sa pagligo, kasi ay basa ang buhok at buong katawan niya. Bukod doon, ay wala siyang kahit na anong suot maliban sa tuwalya na nakapulupot sa bewang niya. Nakatayo pa nga siya sa harap ng closet ko na parang naghahanap ng masusuot. Pahiram ng damit, hindi kasi ako komportable na maghilamos lang, kaya naligo na ako, saad niya, kaya tumango na lang ako. May kasya ka ba? Tanong ko naman. Kagaya kasi ng sinabi ko, ay sobrang laki at dami ng pagbabago sa kanya.
Kung dati, bago ako umalis ay pareho lang kami ng size, ngayon ay hindi na. Hindi hamak na mas malaki na ang katawan niya sa akin. Mukhang wala, natatawa na sagot niya sa akin. Saglit akong natahimik bago ibinaba sa bedside table ang dala kong pagkain. Tapos ay napalingon ako sa luggage ko na hindi ko pa naayos. May mga bago akong damit dito, baka sakali na may kasya ka, wika ko bago binuksan yon. Nahirapan pa rin kami sa pagpili, pero sa huli, nakahanap pa rin naman kami ng kakasya sa kanya. Hindi na nga siya nahiya pa at sa harap ko pa nagbihis. Hinayaan ko lang siya, kasi ay wala naman na kaming dapat pang itago sa isa't isa. Pagkatapos niyang magbihis ay kinain na niya ang ginawa kong sandwich, at nagpa siya kami na magpunta na sa resto na sinabi ni Papa, kung saan daw kami magkikita. Sinabi ko nga pala kay Levi na magdi-dinner muna tayo kasama ang Papa mo, at pagkatapos kumain saka na tayo pupunta sa kanila, saad niya habang nagmamaneho. Hindi ako nakasagot, kasi ay kinakabahan ako. Tama naman kasi ang sinabi sa akin ni Marcus, umaakto ako na okay lang, at sinasabi ko sa kanya na okay lang ako, pero ang totoo, ay sobra akong naaapektuhan sa mga salita na binibitawan nila. Isa kasi sa mga bagay na sobrang masakit sa pakiramdam, ay mapagsalitaan ang hindi maganda ng pamilya mo, o ng mga tao na itinuring mo ng pamilya. Agad akong napalingon kay Marcus nang hinawakan niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya. Napangiti pa ako kasi mukhang nakita niyang kinakabahan ako, at halata na gusto niyang mapagan ang pakiramdam ko. Nakakatuwa lang na sa simpleng paghawak niya sa akin, kahit pa hindi siya magsalita minsan, pakiramdam ko ay nagiging okay na ako. Umuwi muna tayo sa Mindoro, bago ang balik mo sa Florida. Nasabi ko na kina Mama at Papa ang tungkol sa atin, saad niya. Alam na nila? Anong sinabi nila? Hindi ba sila nagalit sa akin? Sunod-sunod na tanong ko. Pinagalitan nila ako, kasi mali ang ginawa ko. At alam ko na tama lang na pag-alitan nila ako. Pero masaya sila para sa atin, hindi ba dati palang gustong gusto ka na nila, nakangiti na sagot naman niya, napahinga na lang ako ng malalim bago tumango. Pero teka, ang akala ko ba sasama ka sa akin sa Florida, natatawa na tanong ko pa, siya naman ay ngumisi lang. Oo nga, pero susunod na lang ako sa'yo doon. May mga kailangan lang akong tapusin dito, para makasigurado ako na walang magiging problema sa mga negosyo kahit na isang buwan akong mawawala, sagot niya. Kailan nga pala ang mismong araw ng alis mo, ako na ang kukuha ng flight para sa'yo, dagdag pa niya. Hindi Marcus, okay lang. Ako na, sagot ko. Mag-aaway ba tayo dahil sa ticket mo van, nakangiti at mahinahon na tanong niya sa akin, pero napangiwi ako kasi ay may halo iyong pagbabanta. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ako o kung ano. Sa Sabado, sagot ko na lang, mahina siyang napahalakhak dahil doon. Hindi na siya ulit nagsalita pa, kasi ay pinarada na niya ang sasakyan sa harap ng resto, kung saan naghihintay sa amin si Papa. Tapos ay sabay kaming bumaba ng sasakyan niya, nakangiti pa nga siyang naglahad ng kamay sa akin na agad ko namang tinanggap. Ngumiti muna kami sa isa't isa, bago naglakad papasok sa loob ng resto na magkahawak ang mga kamay. Naging masaya at mabilis lang naman ang dinner namin kasama si Papa. Medyo nahihiya nga ako, kasi ay mukhang nagkasundo talaga ang dalawa lalo na sa mga interes at hilig nila. May mga pagkakataon pa na inaasar kami ni Papa kung kailan daw kami magpapakasal, at kung ano-ano pa. Siyempre aminado ako sa sarili ko na masaya ako sa ideyang iyon, kasi nga ay mahal ko si Marcus at siya ang una ko sa lahat ng bagay. Ang kaso, ay ayaw ko naman na pangunahan namin ang mga bagay-bagay. Lalo na hindi pa naman namin na pag-uusapan ni Marcus ang tungkol sa bagay na iyon, at lalo na rin nagkakagulo kami ng tropa ngayon. Sa bahay ka ba matutulog anak? Tanong ni Papa nang lumabas na kami mula sa resto. Tito, okay lang po ba kung sa kondo na lang siya matutulog ngayong gabi? Agad na tanong naman ang nakangiting si Marcus. Oo naman, walang problema sa akin. Basta ba pupuntahan niyo pa rin ako bukas? Lalo na sinabi niyo na uuwi kayo ng Mindoro sa Huwebes,
At doon na magstay hanggang Sabado kung kailan babalik itong si Van sa Florida. Magbonding man lang tayo, nakangiti na wika ni Papa. Opo pa, nakangiti na wika ko. Alam ko naman kasi na sobra lang din akong na-miss ni Papa, at ganun din naman ako sa kanya. Pero pagkatapos ng isang buwan, dito na ulit ako titira kasama siya. Sa totoo lang, alam ko naman na ganun din ang gustong mangyari ng pamilya ko sa Florida, lalo na sina Lolo at Lola. Hindi dahil ayaw nila akong kasama, kung hindi dahil gusto nila na magkaayos kami ni Papa. Mabubuti silang mga tao, iyong tipong kahit na nagawang saktan at lokohin ni Papa si Mama noon, anak pa rin ang turing nila rito lalo na't nakita nga nila na sobrang nagsisisi si Papa sa mga nagawa niya. Ilang beses na rin naman kasi nila akong tinatanong noon kung kailan ko mapapatawad si Papa. Masyado lang akong nabulag sa sakit at pride, kaya nabigo akong nakita iyong mga mabubuting bagay na nagawa niya para sa akin nung okay pa ang lahat. Pero masaya naman ako na okay na ang lahat ngayon. Mag-iingat kayo sa biyahe mga anak, masayang wika pa ni Papa. Tinawag niya rin akong anak, bulong ni Marcus sa akin na halatang kinikilig. Mahina naman akong natawa dahil doon. Kayo rin po pa, may halong kaba na sagot pa ni Marcus, bahagyang natigilan si Papa sa narinig, pero mahina na lang ding natawa sa huli bago sumakay na sa sasakyan niya. Nang makaalis na si Papa ay sumakay na rin naman kami ni Marcus sa sasakyan, at bumiyahe na paalis. Bakit kanina ka pa nakangiti dyan? Nakakunot ang noo na tanong ko nang nasa biyahe na kami, napansin ko kasi na hindi maalis ang ngiti sa lobby niya. Van, ang saya ko grabe, tinawag akong anak ng Papa mo. Tapos anak din ang tawag ni na Mama sayo. Para na talaga tayong mag-asawa, malakas na saad niya, muli na lang akong natawa kasi para siyang bata na binigyan ng paborito niyang candy. Pagka-uwi natin sa Mindoro, dapat Mama at Papa na rin ang itatawag mo sa mga magulang ko. Giit pa niya. Tita Ma ang tawag ko sa Mama mo, wika ko naman bago tipid na napangiti. Ang akala niyo, tinatawag ko siyang ganon dahil sa pangalan niya na Mariel, pero ang totoo, kapag tinatawag ko siya noon, para sa akin ay Tita Mama ang ibig sabihin. Hindi ko lang matawag na tito pa ang Papa mo, kasi nahihiya ako at masyado ng halata yon, dagdag ko pa. Ngayon hindi mo na kailangang mahiya. Tawagin mo silang Tita Ma at Tito Pa, at ganun din ako sa Papa mo, masaya pa rin na saad niya bago hinawakan ang kamay ko. Mahigpit din naman akong humawak sa kamay niya bago napahinga ng malalim. Ang lamig ng kamay mo, kinakabahan ka ba? Tanong niya, agad naman akong tumango kasi ay wala naman akong balak na magsinungaling sa kanya. Hindi ko kasi talaga alam kung paano sila haharapin. Natatakot at nahihiya ako, Marcus, at saka tama ka rin naman, lagi kong sinasabi na okay lang ako, pero ang totoo, alam ko sa sarili ko na hindi. Sobra akong naapektuhan kapag ganito tayo ng tropa, lalo na kayo na ang pangalawa kong pamilya, mababa ang boses na saad ko. Kahit na anong mangyari, ako ang magiging pamilya mo. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, na sa puntong ito, talikuran ka man ng lahat, mananatili ako na hawak ang kamay mo, nakangiti na saad niya. Salamat, Marcus, salamat kasi pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, nandito ka pa rin sa tabi ko, patuloy na minamahal mo, puno ng sinseridad na saad ko. Hindi ko alam kung nasabi ko na ba sa'yo ito, at hindi ko alam kung cheesy masyado, pero sobrang swerte ko na ikaw ang boyfriend ko. Dagdag ko pa habang nakatitig sa gwapo niyang mukha, habang siya ay nakafocus naman sa kalsada pero hawak pa rin ang kamay ko. Nakita ko kung paano namula ang mukha at tenga niya dahil sa sinabi ko. Mahina akong natawa kasi sobrang cute niya kapag kinikilig siya. Halata siya masyado dahil namumula talaga ang buong mukha niya. Hindi mo lang alam, Van, pero mas swerte ako sa'yo, mababa ang boses na sagot niya. Hindi na ako nakasagot kasi ay ipinasok na niya ang sasakyan sa nakabukas na gate ng bahay ni na Levi. Napalunok ako ng laway kasi ay hindi ko namalayan na nandito na pala kami. Totoo nga siguro na madalas, hindi mo napapansin ang oras, maging ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo, kapag masaya ka kasama ang taong mahal mo. Hindi alam ng mga magulang ni Levi ang nangyayari,
Hindi na rin nila sinabi kasi nga gusto ni Levi na tropa rin ang aayos nito. Hinihintay na nila tayo sa poolside, nakangiti na saad pa niya nang may parada na ang sasakyan. Huminga naman ako ng malalim bago tumango na lang, tapos ay sabay na kaming naglakad papunta sa poolside, kung saan hinihintay kami ng tropa. Pagkarating namin, ay sabay-sabay na napalingon sa amin ang lahat. Unang hinanap ng mga mata ko si Matt pero wala siya doon. Hindi ko alam kung bakit, gayong dapat ay nandito siya, kasi bukod sa kasama siya sa gulo na ito, ay parte na rin naman siya ng tropa. Nandito na pala kayo, maupo muna kayo, nakangiti at mahinahon na saad ni Levi nang makita nila kami. Mahigpit naman ang hawak ko sa kamay ni Marcus, na parabang ayaw ko na siyang pakawalan. Kung tutuusin, hindi naman ako dapat na matakot. Kasi alam ko na kahit anong mangyari, ay poprotektahan niya ako. Pero hindi ko talaga maiwasan na hindi maramdaman iyon, lalo na ang kaba. Nang nakaupo at magkakaharap na kaming lahat, ay wala munang nagsalita sa amin na parabang pare-pareho kaming nakikiramdam kung sino ang mauuna. Hanggang sa mukhang hindi na nakatiis pa si Marcus, kasi ay siya na ang unang nagsalita. Sinabi na sa akin ni Marky ang mga nangyari kagabi, at gusto ko lang malaman niyo na sobrang disappointed ako sa iyo, Cass. Madi inawi ka niya kaya bahagyang umawang ang lobby ni Cass. Hinigpitan ko naman ang pagkakahawak sa kamay ni Marcus para pigilan siya na magbitaw ng masakit na salita. Alam ko na may kasalanan kami sa inyo, pero sa tingin mo ba deserve ni Van na makatanggap ng masasakit na salita mula sa'yo, tanong pa niya. Alam mo Cass, gustong gusto kong magbitaw ng mga mura at masasakit na salita ngayon, pero hindi ko gagawin. Alam mo kung bakit? Kasi kahit panasaktan mo sa mga salita mo si Van, iniisip ka pa rin niya at nag-aalala pa rin siya sa nararamdaman mo. Kahit na nasaktan siya, pinagtanggol ka pa rin niya. Kayo ni Matt. Paulit-ulit niyang sinasabi na intindihin ko kayo, kasi nasasaktan at apektado lang kayo sa nangyayari, mahaba na saad pa niya. Nakita ko kung paano napayuko si Cass at mahinang napahikbi. Naiintindihan ko naman na nagagalit kayo at disappointed din. Pero sana sa akin na lang, hindi na kay Van. Kasi ako naman itong pinaasa si Matt ng matagal eh. Ako itong nanakit sa kanya, ako itong namilit kay Van na tanggapin niya ako ulit sa buhay niya. At alam niyo kung ano ang masakit, iyon ay kung sino pa ang tinuturing naming kaibigan, na pangalawang pamilya, sila pa ang manghuhusga sa amin, wika pa ni Marcus. Noong naghiwalay kami ni Van, nakita niyo kung paano ako nasaktan. Umabot ako sa punto na para na akong mababaliw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, ni hindi rin ako makatulog ng maayos. Nung inakala ko na may iba na siya doon, saka ko nakilala si Matt. Hindi ako okay, pero pinilit kong sabihin sa sarili ko na okay na ako. Alam ko na masama akong tao para sabihin ito, pero si Van pa rin ang rason kung bakit naging kami ni Matt. Kasi sa bawat kilos niya, si Van ang naaalala ko. Kung paano siya makisama sa mga tao, kung gaano kababaw ang kaligayahan niya, at iyong concern at pag-aalaga niya hindi lang sa akin, maging sa inyo na rin, si Van pa rin ang naaalala ko, naluluha na wika niya. Nung bumalik si Van dito, ang akala ko kaya ko na siyang harapin at hindi na ako magiging apektado sa mga nangyari. Pero ang hirap kasing pigilan, lalo na nung nalaman ko ang mga rason niya, saad pa ni Marcus. Kaya naman sa Mindoro pa lang, nakipaghiwalay na ako kay Matt. Hindi ko na rin kasi kaya na magsinungaling pa sa sarili ko. At alam kong alam niyo na ang rason kung bakit. Pero Cass, hindi si Van ang paulit-ulit na lumalapit sa akin, at nagmamakaawa na balikan ko siya, hindi gaya ng kwento sa'yo ni Matt. Ilang beses akong pinagtulakan palayo at iniwasan ni Van kasi ayaw niya na masaktan si Matt, at ayaw niya na madamay din kayo. Sa huli, kahit na alam naming mahal pa namin ang isa't isa, nagkakasakitan pa rin kami kasi kayo pa rin ang iniisip niya. Kaya paano mo siya nagawang akusahan at sabihan ng masasakit na salita Cass, gayong napaka-selfless niya? Mahabang saad ni Marcus, kasabay noon ay ang pagtulo ng luha mula sa kaliwang mata niya. Ako man ay napaluha na rin dahil sa narinig.
Alam ko na mali na pumasok ulit kami sa relasyon, gayong nasasaktan pa si Matt. Kaya nga hindi na muna namin sinabi sa inyo, kasi hindi namin gusto na maging ganito kakomplikado ang lahat. Alam din namin na maling itago sa inyo ang totoo, pero anong magagawa namin kung yun lang ang paraan para wala nang ibang masaktan at madamay sa gulo? Wika ni Marcus. Alam nyo sa totoo lang, gustong gusto ko nang sabihin sa inyo ang totoo. Pero nirespeto rin namin ang gusto ni Matt kasi alam namin na nasasaktan siya. Kasi siya rin ang nakiusap sa akin na huwag munang sabihin sa inyo. At ang sakit lang sa akin malaman na parang pinagkaisahan nyo si Van, Maddie inadagdag pa niya. Pare, hindi naman sa ganon, agad na wika ni Yael tapos ay mariin pang napapikit na parang may naalala. Sorry pare, sorry Van, saad na lang niya sa huli. Alam niyo ba ang rason kung bakit gusto kong sabihin na sana sa inyo agad ang totoo? Kasi umasa at naniwala ako na kayo ang unang makakaintindi at susuporta sa amin. Pero mali pala ako, malungkot na wika ni Marcus. Patuloy sa pagluha ang mga mata ko, maging sikas na nakayo ko ay patuloy rin sa pag-iyak. Ang iba naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanya. Sorry Van, sorry. Sorry Marcus, sorry, paulit-ulit na bulong ng lumuluhang si Cass. Sorry, patawarin niyo ako, sorry, dagdag pa niya. Hindi mo kailangang mag-sorry Cass, naiintindihan ko naman eh. Alam ko na apektado ka lang sa nangyayari, kasi nga ikaw ang pinaka-close kay Matt, agad na wika ko naman para mapagan ang loob niya, ang sakit din kasi sa akin na makita siyang umiiyak ngayon. Tama si Van, wala kang kasalanan. Kasi ako naman ang rason kung bakit nangyayari ito, seryosong saad ni Marcus. May karapatan kayo na magalit, pero kami wala, kasi nga kami ang punot dulo ng lahat. Pero hindi naman masamang aminin na sobrang disappointed ako, hindi ba? Dagdag pa ni Marcus bago mariing napapikit. Sana lang maintindihan nyo na sinubukan pa rin naming protektahan ang tropa kahit na papaano. Hindi kasi namin gusto na masira yung maraming taon na binuo nating magkakasama, bilang magkakaibigan, saad pa niya. Sorry ulit kung nagkakaganito tayo ngayon dahil sa mga maling desisyon ko sa buhay, pero kahit na patuloy kayong magalit, sorry kasi hindi ako nagsisisi na si Van ang pinili ko. Siya at siya pa rin ang pipiliin ko kahit na sino man ang mawala sa akin, dagdag pa ni Marcus bago tumayo na. Teka lang, aalis na kayo? Ang akala ko ba aayusin natin ito ngayon, nag-aalala na saad naman ni Jazz. Okay na kami. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin, nakapagpaliwanag na ako, nag-sorry na sa mga pagkakamali, nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo tatanggapin. Hindi ako nagagalit, kasi nga gaya ng sinabi ko alam ko na wala akong karapatan, pero pasensya na, hindi ko muna kayang manatili ng matagal dito, kasi disappointed pa rin ako. Hindi ko lang gusto na makapagsabi ng masasakit na salita na alam kong pagsisisihan ko lang sa huli, seryoso at mahabang saad ni Marcus bago niya ako marahang hinila patayo, at isinama na sa paglalakad. Pasensya na ulit, iyon na lang ang nasabi ko dala ng panlulumo. Nakita ko kung paano muling napahagulgol si Cass nang medyo makalayo na kami, at aminado ako na sobra akong naaawa sa kanya. Alam kong sinabi lang ni Marcus na hindi siya nagagalit at disappointed lang siya, pero halata naman na hindi yun ang totoo. Nagalit ka kay Cass, mababa ang boses na wika ko nang nasa biyahe na kami. Halata ba ako masyado, tanong naman niya tapos ay tipid pang ngumiti. Marcus, akala ko ba aayusin natin ang lahat kasama ang tropa, eh bakit tayo umalis agad, nanlulumo pa rin na tanong ko. Hindi ko kayang magstay ng matagal doon kasama siya, kasi tama ka, nagagalit ako ngayon. Lalo na kapag naaalala ko yung mga sinabi sa akin ni Marky. Hindi mo deserve na makatanggap ng masasakit na salita Van. Kaya nga nagpa siya ako na umalis na tayo at umiwas muna, kasi hindi ko gusto na gamaya sa kanya, na magbibitaw ng masasakit na salita na nakabase lang sa emosyon natin ngayon, mahabang paliwanag niya. Iyon ang naging problema ni Cass, masyado siyang nagpadala sa emosyon.
pero kaibigan pa rin natin siya at ayaw ko na sabihan din siya ng mga masasakit na salita na alam kong pagsisisihan ko lang sa huli, at bagay na alam kong tatatak sa puso at isip niya. Kaya nga umiwas na muna ako. Sana lang may natutunan siya sa mga nangyari, dagdag pa niya. Tipid na lang akong napangiti at hindi na sumagot pa. Alam ko kasi na may punto naman siya. Mas magiging mahirap lang ayusin ang lahat kapag nagpapadala siya sa init ng ulo. Ngayon, naiintindihan ko na nagpunta lang kami doon para makapagpaliwanag siya ng maayos sa tropa. Magiging maayos pa ba tayo ng tropa? Nag-aalala na tanong ko naman. Babalik din ang lahat sa dati, Van, huwag kang mag-alala, nakangiti na sagot niya sa akin. Pilit na lang akong ngumiti, at hindi na sumagot pa. Maya-maya lang ay nakita kong ipinasok na niya ang sasakyan sa parking lot ng building, kung saan ang kondo nila ni Marky. Nang may parada na niya iyon, ay sabay kaming bumaba tapos ay naglakad na papunta sa elevator, hanggang sa makarating na rin kami sa loob ng kondo. Teka, hindi pala ako nakapagdala ng mga damit, agad na wika ko ng mapagtanto na wala akong dala na kahit ano. Bakit kailangan mo pa ng damit, maghuhubad naman tayo magdamag? Nakangisi na tanong niya, mahina naman akong natawa sa kalokohan niya bago ko siya mahinang sinuntok sa may braso. Mga kalokohan mo talaga, Marcus, napapailing na saad ko na lang. Hanap ka na lang ng masusuot sa closet ko, meron pa naman akong mga hindi nagagamit doon, kahit underwear, wika pa niya, kaya tumango na lang ako. Umupo naman siya sa sofa, tapos ay marahan niya akong hinila kaya napaupo rin ako sa tabi niya. Nakangiti kong isinandal ang ulo ko sa balikat niya, at umakbay naman siya sa akin. Nasa ganung posisyon kami nang biglang nagbukas ang pinto, at pumasok doon sina Marky at Yael. Kuya, iyak nang iyak si Cass, nag-aalala na saad pa ni Marky. Tama lang ang ginawa ng kuya mo, Marky, dapat matuto si Cass. Hindi iyong basta na lang siya nagpapadala sa emosyon at magsasabi ng hindi maganda. Alam ko na valid ang nararamdaman niya, kasi nga concern lang siya sa tropa, pero mali na pagsalitaan niya si Van ng ganun, mahinahon na paliwanag naman ni Yael, kaya mabilis na tumango si Marcus na umapir pa sa kaibigan. Mismo, iyan ang point ko, nakangisi na saad ni Marcus. At saka hindi ko lang gusto na matulad sa ginawa niya, halata naman kung ano talaga ang nararamdaman ko, at kaibigan pa rin natin siya kaya umiwas muna ako. Kasi nga hindi ko gusto na magsalita rin ng hindi maganda, kapag nangyari iyon, mas masasaktan lang siya, dagdag pa ni Marcus. Napanguso naman si Marky na mukhang nakuha rin agad ang punto ng kuya niya. Naging maayos naman ang gabi na iyon, natulog kami ng payapa at magkatabi ni Marcus, nagising sa sumunod na araw at kasabay kumain ng agahan sina Marky at Yael, tapos ay nagpasya kami na puntahan na si Papa para makabonding ito. Nakakatuwa nga, kasi kahit na may trabaho si Papa, ay pinakancel niya ang lahat ng schedule niya para lang makasama kami ni Marcus buong araw. At sobrang saya na makabonding ang dalawa, kahit na madalas nga ay ako ang out of place sa aming tatlo. Kinagabihan naman, sa bahay na natulog si Marcus. As usual, ay magkatabi kami sa kwarto ko. Ang kaso, medyo late na kaming nakatulog kasi ay nakipag-inuman pa kami kay Papa. At kinabukasan, araw ng Huwebes iyon, naghanda na kami ng mga dadalhing gamit ni Marcus para sa pag-uwi namin sa bahay nila sa Mindoro. Gustong makipagkita sa atin ni Matt, nag-text siya, wika ni Marcus sa akin nang nasa biyahe na kami papunta sa HIA o Hernandez International Airport. Sige lang, may oras pa naman tayo, mababa ang boses na wika ko, kaya iyon ang napagpasyahan naming gawin. Nang makarating sa isang coffee shop, ay nakita rin naman namin agad si Matt. Tipid lang siyang ngumiti sa amin nang makaupo na kami ni Marcus at kaharap na namin siya. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, gusto ko lang humingi ng sorry sa inyo, mababa ang boses na paninimula niya. Masyado akong nabulag sa sakit, at selos, na hindi ko na pinag-isipan pa ang mga ginawa at sinasabi ko, wika pa niya bago mapait na ngumiti. Nung nakipaghiwalay sa akin si Marcus sa Mindoro, kaya nakiusap ako na huwag niya munang sabihin sa tropa, at kaya rin kita kinausap na iwasan mo siya, kasi gusto ko na magkaroon pa ng oras kasama siya.
Kasi iniisip ko na baka may magagawa pa ako para mahalin din niya ako. Pero mali pala ako, kasi kahit na anong gawin ko, ikaw pa rin Van, at alam ko na hindi na yon magbabago, mahabang dagdag pa niya. Kinausap ko na si Cass kahapon, at pinaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari. Nakita ko kung paano siya umiyak, pero hindi siya nagalit sa akin. Niwala akong natanggap na sombat, kahit na nagkakagulo ang tropa ngayon dahil sa mga kasinungalingan ko. Pasensya na, alam ko na wala ako sa lugar para hilingin ito, pero huwag sana kayong magalit kay Cass. Kasi kung may mali man siya dito, iyon ay sobrang naging mabait lang siya. At ginamit ko ang kabaitan na iyon, at nag-take advantage ako para magkaroon ng kakampi, malungkot na saad niya. Nang makita ko siyang umiyak, sobrang sakit nun sa akin. Doon ko na-realize na sobrang mali, at sobra akong naging makasarili. Dahil sa akin, nasasaktan ngayon yung isang tao na tinanggap ako at tinuring na isang totoong kaibigan. Kaya please, kung may mga nasabi man sa inyo si Cass, ako na ang humihingi ng sorry. Kasalanan ko yun, at huwag sana kayong magalit sa kanya, dagdag pa niya bago tumayo na. Aalis na ako, sana dumating ang araw na makaharap at makasama ko pa rin kayo ulit, at magawa niyo akong tanggapin bilang kaibigan niyo. Emosyonal na saad pa niya bago naglakad na palayo. Nang makaalis na siya, ay nagkatinginan kami ni Marcus, tipid lang siyang ngumiti sa akin bago nagkibit ng balikat. Kausapin kaya natin si Cass bago tayo umalis, nag-aalala na wika ko. Mahina naman siyang natawa dahil sa sinabi ko. Huwag kang mag-alala Van, huwag ka na ring mag-overthink. Hindi ba sinabi ko naman na magiging maayos din ang lahat? Nababalik din ang lahat sa dati. Ako ang bahala, kaya chill ka lang, nakangiti na saad naman niya. Halika na. Pag-anyaya pa niya, kaya tumango na lang ako. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa airport para sa flight namin. Nakakatuwa nga, kasi pagkarating namin sa bahay nila ay agad akong sinalubong ng yakap ng mga magulang niya. Mukhang naipaliwanag na ni Marcus nang maayos ang lahat sa kanila, kasi ay hindi na nila ako tinanong pa. Basta nang niyakap ako ni Tita Ma, bumulong lang siya sa akin at sinabi na masaya siya para sa amin ni Marcus. Sa totoo lang, hindi talaga ako masaya sa ginawa ni Marcus, kasi alam namin na nakasakit siya ng tao at hindi namin siya ganun pinalaki. Pero mula noon pa, alam namin kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. May nasasaktan man na iba ngayon, wala naman kaming ibang magagawa kung hindi ang maging masaya kung saan din kayo magiging masaya. Tandaan nyo na nandito lang kami lagi ng mama nyo, at nakasuporta sa inyo, nakangiti na wika naman ng papa niya. Salamat po pa, masayang sagot naman ni Marcus. Salamat po tito pa, sagot ko rin naman, mahinang natawa si Marcus sa sinabi ko, kasabay nun ay ang muling pamumula ng buong mukha niya. Halata na kinikilig na naman siya, kaya malakas na nagtawanan ang lahat. Si Marky pala, hindi ba siya uuwi dito, tanong ko kinagabihan, habang magkasama kami ni Marcus na nagpapahangin sa terasa ng bahay nila. Hindi na daw busy ata masyado, sagot niya. Hindi ko pala sila makakabonding bago ako bumalik sa Florida, wika ko naman bago napabuntong hininga. Sus, babalik naman tayo agad pagkatapos ng isang buwan. Pagkatapos nun, magkakasawaan na naman tayo sa mukha ng isa't isa, natatawa na saad niya. Pero hindi ako magsasawa sa mukha mo, at hinding-hindi ako magsasawa na ikaw ang kasama ko sa araw-araw, malandi na dagdag pa niya. Akmang sasagot na sana ako, pero agad ding natigilan nang makita ang sasakyan na huminto sa harap. Tapos ay nakita ko si Vince na bumaba doon, at ngumiti pa siya sa amin. Gusto ka daw niyang makausap, bulong sa akin ni Marcus kaya kumunat ang noo ko. Tungkol saan daw, tanong ko pero nagkibit lang siya ng balikat. Hindi ko rin alam, pero pumayag ako basta kasama din ako, nakangisi na sagot niya. Napailing na lang ako, bago muling lumingon kay Vince na naglakad na palapit sa amin. Kumusta? Nakangiti na tanong pa niya. Pasensya na kung medyo late na ako nakarating, medyo busy lang kasi at ang dami kong kinailangang gawin, dagdag pa niya, at hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako.
Ano ang pag-uusapan natin, Vince? Tanong ko naman. Saglit na tumitig sa akin si Vince bago ngumiti. Hindi ko alam kung magagalit ka sa akin, o ituturing mo pa rin ako na parang isang kaibigan pagkatapos nito, pero hindi ba lagi mo akong tinatanong kung bakit tinutulungan kita, o kung bakit ang bait ko sa'yo, saad niya, napalunok ako ng laway bago tumango. Kilala o natatandaan mo pa ba si Tanya Ferrer, tanong pa niya, bahagyang umawang ang bibig ko dahil doon. Paano ko naman siya makakalimutan, may halong ka ba na tanong ko? Si Tanya Ferrer ang dating sekretarya ni Papa, siya rin ang naging kabit ni Papa kaya nasira ang pamilya namin. Anak niya ako, wika ni Vince bago ko pa siya matanong kung paano niya nakilala ito. Agad naman akong napasinghap sa narinig. Noon pa lang kilala na kita Van, pero kahit nakaibigan ko si Marcus, hindi ko sinabi sa kanya. Alam ko rin ang meron sa inyo ni Marcus bago pa man niya kayo dalhin sa lake house, umarte lang ako na walang alam, wika niya. Nalilito man, ay hinayaan ko lang siya na magsalita. Wala na si Mama, inatake kasi siya sa puso. Pero bago pa man siya nawala, hiniling niya sa akin na humingi ng tawad sa inyo ng mama mo. Kasi alam niya na dahil daw sa pagkakamali nila ng papa mo, ay nasira ang pamilya niyo. At iyon ang dahilan kung bakit matagal na kitang kilala, kasi gusto ko na matupad ang hiling niya sa akin, ang kaso, hindi ko lang alam kung paano kahaharapin noon pa man, dagdag pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo, pero natatakot ako na magalit ka sa akin. Kahit kasi kailan lang tayo nagkasama, pakiramdam ko ay sobra na kitang nakilala at hindi ko gusto na mawala ng isang mabuting kaibigan na kagaya mo, wika pa niya. Kaya kung tatanungin mo ulit ako kung bakit mabait ako sa iyo, ito ang sagot Van, kasi malaki ang kasalanan ni Mama sa inyo ng mama mo, at gusto ko na kahit papaano ay makabawi, o may magawa man lang para sa iyo, dagdag pa niya. Pero hindi ba sinabi mo na kasama mo pa ang mama mo? Paano nangyari na anak ka ni Tanya at wala na siya, nalilito na tanong ko. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko, ang mama na tinutukoy ko ay ang stepmother ko. Si mama ang nagpalaki sa akin, at napunta lang ako kay papa nang mawala nga ang totoo kong mama, paliwanag naman niya, dahil doon ay mariin akong napapikit. Van, alam ko na wala na akong magagawa para mapawi ang mga sakit na naramdaman niyo ng mama mo dahil kay mama, pero maniwala ka, bago siya mawala, sobra siyang nagsisisi. Hindi ko sinasabi ito para patawarin mo siya at gumaan ang pakiramdam ko. Sinasabi ko lang ang alam ko. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa iyo ang totoo, dagdag pa niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pero sa huli ay huminga ako ng malalim bago ngumiti kay Vince. Kung may natutunan man ako sa mga nangyari, iyon ay hindi dapat natin hinahayaan na makulong tayo sa nakaraan. Aminado ako Vince na masakit sa amin ni Mama ang mga nangyari, pero wala namang magbabago kung patuloy kong iisipin yon. Hindi mo kailangang humingi ng sorry, kasi hindi mo naman kasalanan ang pagkakamali ng Mama mo, at ng Papa ko. Okay na kami ni Papa, at kahit na anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo, nakangiti na wika ko. Vince, salamat sa pagiging mabuting kaibigan sa akin, salamat din sa pagsabi sa akin ng totoo, at paghingi ng sorry kahit na hindi naman dapat. Hindi man nakahingi ng sorry sa akin ng personal ang mama mo, pero matagal ko na siyang napatawad kagaya ng pagpapatawad ko kay papa at sa sarili ko. Matagal ko nang pinakawalan ang masasakit na nakaraan. Kaya sana, ikaw rin pakawalan mo na ang nakaraan at huwag mo nang iisipin pa yon. Huwag kang mag-alala, kasi magkaibigan pa rin tayo, puno ng sinseridad na dagdag ko pa. Nakita ko kung paano napangiti si Vince dahil sa sinabi ko, akmang lalapit pa nga siya sa akin para yakapin ako dala ng tuwa, pero mabilis na humarang si Marcus kaya natawa ko. Gusto mo atang masaktan pare, kapag usap, usap lang, walang yakap, wika pa niya. Sabay-sabay naman kaming tatlo na natawa dahil doon. Salamat Van, sobrang buti mo talagang tao at kaibigan, wika ni Vince. Swerte ko sa asawa ko hindi ba, nakangisi at mayabang na wika naman ni Marcus, kaya nagtawanan na naman kaming tatlo.
Ano inom tayo, pag-anyaya pa niya sa amin, at iyon naman ang napagpasyahan naming gawin. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari at nalaman ko. Sa totoo lang, inisip ko na sa sobrang bait sa akin ni Vince, baka may mali, pero ito pala ang dahilan. At least ngayon ay alam ko na ang totoo, at hindi ko na kailangang mag-alala kung bakit ganito siya kabuti sa akin. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nagiging maayos talaga ang lahat, at ang hiling ko na lang, ay sana ay maging maayos na rin kami ng tropa.